Halo po, aku po si Mama Janet and welcome back to my vlog. For today's video ay gagawa po ako ng merienda. Gagawa po ako ng turon, maruya, turong saging. Tama po yun? Turon, maruya, at ginatang bilo-bilo. So ngayon, nakahanda na po lahat ng mga gagamitin ko o lulutuin ko. Ito na po yung aking turon na saging na pa-ready na po. Ipiprito ko na. Binalot ko lang siya sa lumpiang pangbalot. At bago ko ito ginawa, hiniwa ko muna yung saging, hinati ko, dinip ko sa asukal, at saka ko ibinalot. At yun naman pong maruya. Malinis yung kamay ko guys ha, pwede ko pong hawakan. Yung maruya ay hiniwa ko ng apat. So binuksan ko po siya na para siyang bulaklak or dahon. Ngayon, nilalagay ko dito sa... Lusaw ko na harina, konting baking powder, asukal, at dalawang itlog. Ngayon naman, nakaready na rin yung aking gagawing ginatang. Ginatang halo-halo or ginatang bilo-bilo. Meron po ako ditong kamote, ginayat ko na siya ng maliliit, binabad ko sa tubig para hindi mangitim. At meron din po ako dito ng hiniwa-hiwang saba. Saging na saba. Hiniwa ko ng maliliit. Nilagay ko muna siya sa rep para hindi mangitim. Meron po ako dito ng isang basong sago. At ngayon naman, itong ginagawa nating bilo-bilo. Ayan. Bilo-bilo ko na siya. Binilog-bilog ko na, nilagay ko na sa plate. At meron naman ako ditong gata. Ayan na, marami yan. Dalawang gata, dalawang yog ang pinagawa ko, ginata ko na. Nagtira rin ako ng yung ginagawang bilo-bilo. Ang tawag na kasi dito ngayon na glutinous rice flour. Ayan na. So, binibili na yan ngayon. Binababara ng kaunting tubig para maging ganito. So, nagtira ako ng kaunti para pang palapot ko mamaya sa ginataang bilo-bilo. So, ngayon, mag-start na po ako magluto. Ayan na, mainit na yung kawali. Nahan ko lang ng kaunti apoy. So ngayon, pwede ko na umpisang magprito ng turon. Prito na. Thank you.
Ito namang maluya ang aking gagawin. Lasing ko na yung kawali at magsasalang na ako ng ginataang bilo-bilo o ginataang halo-halo. Tawag po talaga yata doon ay ginataang bilo-bilo. So ngayon ilalagay ko na yung gata. Guys, ito po yung nagawa ko. 10 turon at 6 na maruya. Ayan. Ngayon naman, ilalagyan ko na ng asukal ang gata. Para pag nilagay ko yung kamote, saging, at saka yung bilo-bilo, medyo matamis na yung ating gata na pinapakuluan. Pwede ko nang ilagay yung kamote. Kamote. Lalagay ko na rin yung sako. Ayan, malapit nang kumulo. Itatagal ko lang ng kaunti ng tubig. Madali lang naman kasi ng pagluluto ng ginataan. Ginataang bilo-bilo. Ito din kasing ginatang bilo-bilo. Pag nilagay mo yung mga bilo-bilo dito sa niluluto mo, nagiging malapot na rin. Sayang, malinis naman. Ang dami na niyang bilo-bilo. Ito kasi yung pinaka-favorite ko sa ginatan. Yung bilo-bilo. Okay, pwede ko na rin ilagay ang saging. Ginatang halo-halo o ginatang bilo-bilo. Ito po alam ang tamang pangalan nito eh.
Baka alam niyo po, please comment down below. Pakisabi niyo lang po kung ano talaga ang tawag dito. Yan. Ito niya. Parang maliit na yung kaldero ko. Pinatay ko na po yung kalan. Ito po na yung aking ginatan. Ting, ganda na po. Kulay ube na ginataan. Mapili to sa tindahan namin eh. Gusto nila yung may kulay ube. Sa lasa naman, kung matamis. Hey. Sa akin po, tama lang yung lasa. Hindi naman napakatamis at hindi naman matabang. Ko guys, nakagawa ako ng saging na turon, maruya, at saka yung ginatang halo-halo or ginatang bilo-bilo. Ngayon, titikman ko naman po kung anong lasa. Siyempre masarap. Masarap, hindi matamis, hindi rin matabang, mainit. Sarap po. Kaya guys, hanggang dito na lang. Yung ginawa kong merienda. Ang aking turon, maruya, at ginataan na halo-halo o ginataang bilo-bilo. Kaya pakilike nyo po, share, and subscribe nyo po ang aking YouTube channel. At i-click nyo po yung bell for notification para kung sakaling meron ako mga bagong luto or upcoming videos, ay ma-notify po kayo. Okay, hanggang dito na lang po. Bye!